8, 10 a.m. from all over the world through Radio Garden. Step 1, go to the App Store. Step 2, download Radio Garden. Step 3, wait for the app to plant seeds. Step 4, search for DZRJ 8, 10 a.m. Remember, it's free on all mobile devices. Sa nakita po yung polis, bumunot ng baril. Yung may kulang na bumunot ng baril. At ipinalo sa akin, hindi malo. Sa ulo, ano, sa ulo ako tinamaan. Ano po kaya ang pagkaramdam na mga mismong biktima nagsusumbo sa amin? Malas lang talaga ng nalibiktima. At nagpakita na ang polis na mukhang kapre. Bon Bulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong local pulpo, siyang bahalang bumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Pulpo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong local pulpo, siyang bahalang bumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aling at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa na poon. Mga krimen at anumalya ay lahat paong. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan kung magkalilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Bulbo ang pangalan, siya ang bago nating kakampi. Bon Bulbo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Alright! Ano na? Ay, partner, nasan ka? Hindi kita makita. Dito ko. Ayan, wala ba? Ayun, late po kasi. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isumbo mo kay Tulfo na po dahil alas 3 na po ng hapon. Muli, samahan niyo po kami. Maglilingkod po tayo sa ating mga kababayan. Mamaya po ang tabayanan ng ating back-to-back umbong ng ating mga kababayang OFW. Naku, marami ho ito. Hindi kami mauubusan ng mga gantong sumbong eh. Isa po ito na mga kababayan natin. Pareho ito. Gusto na kong umuwi. Dahil ho sa matagal na ho sila doon. Overstay na daw ho sila. Yung isa sa Oman. Samantala yung isa naman ay sa Jeddah. Ayan, mamaya ho alamin natin ang kanilang mga sumbong. At ang aksyon na ginawa ko ng ating palatuntunan, ang tabayanan mo yan. Samantala, dalawang security guard ang dumulog sa atin para ireklamo yung kanilang agency. Kalaan mo daw eh, bantay daw sila ng bantay o nasa po, naka-post daw sila. Eh, ala namang sweldo. Eh, gugutumin ba raw? Sabi, puro saging na lang daw na nilaga o sinaing na nasaging nila daw na kinakain nila ngayon dahil wala na daw silang pambili ng bigas. Yan po ang idinulog sa atin ng ating mga security guard. Mamaya alamin pa natin yung kabuuan ng kanilang sumbong at syempre kung ano po ang aksyon na ginawa ng ating programa dito sa kanilang reklamo. At syempre po ang mga tatalakay natin dito sa ating programa, kaya huwag kayong bibitaw. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po ang inyong kakampi na si Bon Tulfo. Magandang hapon po. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, at sa buong mundo. Ayan, partner. Kamusta ka ba na-miss ka kahapon ng mga fans? Actually, ito nga mga kababayan, mga kakampi. Pumunta po ako na gano'n po ako kahapon. Mag-report ka daw. Mag-report ka raw. Mag-report. Actually, yung nag-profiling ako kahapon, isa sa mga mabibigyan nga ng iNegotio, yun na medyo parang tinututukan ko ngayon. Gawa ng excited ako talagang doon sa project natin. Kaya medyo pinupuntahan ko talaga sila house to, sa bahay sa bahay. Ini-interview ko, tinitingnan ko kung talagang karapat-dapat pa silang bigyan. Karapat-dapat. Totoo yan.
Kasi hindi naman tayo basta-basta magbibigay ng ganun-ganun lang, di ba? Mm. Kailangan ini-screen, well-screen po yung mga beneficiaries natin. Oh, baka mamaya mas may mas mayaman pa sa atin. Tayo pa tayong bigyan. Uh-oh. Eh minsan kasi dumadaing lang, dumudulog. Gaya na sinabi ko partner recently, hindi na yung iba kasi diyan pag nakita mo kunwari hinihingi ng para sa nanay. Tapos pag tinignan mo yung picture, mga nakaporma, mga nagiinom, nagsisig. Ay, humingi kayo. Yung talagang alam namin na hindi nyo talaga, kumagas, sagad na. Tsaka na, yung karapat dapat talaga kayo. Alam nyo yung sa sarili ninyo. Eh, mahiya naman kayo kung alam mong hindi kayo mag-qualify, hindi kayo karapat dapat tapos nag-a-apply ko kayo nung ay negosyo na yan. Saka isipin mo si ano si Fatima partner, remember do si Santi Polo sa Teresa, oo. Yung TPWD. Isipin mo dumulog siya, hindi siya para kaawaan, hindi siya humingi ng kahit ano, humingi sana siya. Ang hiniling niya is magkaroon siya ng puhunan para sa negosyo nang matulungan niya yung mga magulang niya. PWD walang mga kamay. Yes. Yun pang naisip, pwede naman yung gamitin yung pagiging PWD niya, di ba? Na wala po akong mga kamay. Awawa po, bigyan niyo po kami ng pera. Hindi naging kaya, mga kababayan, sana magsilbing ano naman yan, inspirasyon. Si Fatima sa inyo. Ayan, may kita niyo naman yan. So, mga next week, meron tayong ano dyan, partner. Dalawa na yung naipakita natin, partner, no? Yes. Beneficiaries natin. At may mga ilan pa na ipapakita pa rin natin para makilala, no? Para malaman din ng mga tagapanood natin, tagasubaybay natin kung sino-sino ba itong mga bibigyan natin ng i-negosyo na yan. Mga next week siguro, partner, yung dalawang Prof. Pinro file ko, yun naman ang susunod. Mm-mm. Para every week may abangan sila. Yan, oh. Yan ho ay sa kaganda ang loob po ng may sponsor ho tayo dyan, ha? Yung project na yan, di ba, partner? Sino bang sponsor natin dyan? Yes, ang sponsor natin dito through the help of iFranchise, which is a food caravan company, nakakatuwa nga at napili tayo na maging partner nila o maging vessel para makatulong sa mga mahihirap. Kasi ang ano naman ni Kuya Mon, gaya nga na sinabi, instead na magbigay ng pera o magbigay ng ano mo, panandali ang solusyon sa isang problema, naisip-isip nga namin, namin ni iFranchise, pati ng foundation, na siguro it's high time na turuan na natin ng mga Pilipino na magnegosyo. Kasi sanay kasi tayo na pupunta ng ibang bansa, di ba? Nagtatrabaho. Eh siguro sa subukan natin, malay mo naman, mag-work naman, mabigyan natin ng microbusiness ang ibang mga kababayan natin na walang puhunan. Yung talagang walang-wala. May iba talaga magagaling sa negosyo, partner. Sa talent nila o skills nila yan, yung patok na patok pag nagnegosyo. Sa pangangamuhan, kasi hindi po habang buhay nangangamuhan tayo, di ba? Mas maiging parang sarap pakinggan na ako ay isang negosyan. Na. At saka diba? Very ano yan, we are very proud pala, if ever, na maging maganda yung kahihinatnan ng negosyo nila. Sipin mo partner, nag-umpisa sa ano, parang ano ko lang to, parang idea na sabi ko, sana may pumayag na ano. Eto, realidad na, nandito na tayo sa first stage. Hanggang sa i-award yung negosyo, titignan natin kung kumustahin natin sila, kung kumusta na sila after 2-3 months. Di ba? Kaya pero sana. Hindi ito part na yung inaakala nila big time, ha, na malaki ang negosyo. Hindi. Hindi ito yun, ha? Ano to, parang food cart naman. Food cart to rin. Parang food kiosk. Collapsible food kiosk na maliit lang naman. Kumaga mga binibenta, mga french fries, mga merienda. Ang pang-merienda, yung mga mini shawarma, yung mga fish balls and all. Ganun lang muna. Then, meron naman yung medyo large scale yun. Pwede sila mag-ganun na mga deli, mga foods na frozen food from siya, kaya i-franchise din manggagaling. So, lahat yun ng puhunan sa kanya manggagaling. Wow! Ang role lang natin, tayo lang yung medium o tayo yung tulay.
para maibigay dun sa mga karapat-dapat natin mga kababayan. Actually, meron naman tayong toka dun. Ang ano naman natin, partner, eh magbibigay tayo ng bigas at mga delata, mga pagkain pang araw-araw, para hindi nila magastos yung pera. Kasi syempre, kasi magsimula, sa simula, dapat talaga alalayan. So, yun naman ang token ng Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation, mga kaibigan, na magbibigay naman yung maswerteng makakakuha ng negosyo ng pagkain nila pang araw-araw. Good, siguro mga grocery, siguro good for 15 to 20 days. So, most probably, by that time, siguro naman kahit papano meron na silang kahit papano napaikot. Yan. Yun. Para hindi nga tama, para hindi magagalaw yung puhunan. Hindi mo nila doon kukunin sa benta yung pagkain. Kasi syempre, diba? Tayo, alam naman natin yan. Pag oras na magbenta ka ng mga bagay, magbenta ka, ang unang-unang gagawin, pagkain eh. Eh, wag na kayong mag-atubili, gawa ng magbibigay naman ng foundation ng groceries. Ayan. So, napakaganda talaga ng... Pero hindi ko pang pambuhay yun, ha? Hindi ko pang hapambuhay yung grocery. Meron lang yung allotted days para panimula lang. Panimula lang. Pang 15 to 20 days siguro. Kasi pang ano lang yun eh, kumbaga parang paratis, makurong-urong sila na hindi nila magastos yung puhunan nila. At the same time yung ipon, yung kita. Ayan. Basta ang mahalaga dito, kailangan mapalaguhunin nyo, di ba? Mapalago yung negosyo maibibigay po sa inyo. Yeah. Kaya nang mga dyan. May training naman, partner, di ba? May training. May seminar, mga din, ha? May seminar din. Meron silang mga uniforms. And at saka meron silang contract. Siyempre, franchise yun, di ba? Meron silang kontrata na hindi nila pwedeng ibenta yung card. Hindi nila pwedeng ibenta ang card. At pag in the event, kung sakali na hindi nga napalago, at bumagsak yung negosyo, kailangan nila ibalik din sa mayari. Kaya franchise. At ibibigay na lang sa ibang tao naman. Sa iba naman. Sa iba naman. Oh, kasi siyempre, kung malay mo, may lasenggo pala. Lasenggo pala yung asawa. Kinukupit yung wala. Kailangan alagaan talaga na kundi. Tayang yan. Yun ang doon. Yeah. Kukunin din so, kasi yun. Yeah, so good luck partner sa project na 'yan. At tulong 'yan sa ating mga kababayan. At any rate, sa mga gaps po natin ngayon, may mga pinapakita rin tayo partner yung mga ayuda natin sa mga kababayan natin. Inire-report lang din natin sa bayan, pinapakita natin na talagang nakakarating sa kinaukulan o sa mga less fortunate yung mga binibigay din sa atin ng mga sponsors. Kaya mapapansin nyo, mamaya ako sa mga commercial breaks, sa mga gaps natin, may makikita kayo mga video po sulpot-sulpot na namimigay po ng ayuda ang Isumbong Mo Kay Tulfo. Kaya tabayanan nyo po yan. Alright, si Kuya Mon po ay hindi po muna natin makakasama today ulit dahil meron po siyang meeting sa labas na may kinalaman po sa ating public service. Yun, so kami na lang po muna ni partner Mon. Pagtsagaan nyo muna kami. Huwag po kayo bibitaw ha. Okay, magpapalit ng estasyon na tumutukoy kayo sa amin. At habang kayo ay nakakulip-kip sa lamig, maginaw partner dahil maulan. Di ba? Pudpud na yung pudpud na. Kahapon, di ba sabi mo inabot ka ng malakas na ulan sa Marikina o sa Cainta? No, actually yung boundary ng Marikina at Cainta, yung isang natin, si Joy Orate, yun ang pinuntahan ko. Medyo nakakatakot yung bugso ng ulan, tapos nagtra-traffic pa. Kahapon, dun, nagbabypass nga kami sa May Ortigas, pero sa lakas ng ulan, parang uso ngayon ng traffic, mabigat na traffic. Yan, bagyong si Ophel, ang pangalan ng bagyo ay Ophel. Ewan ko kung na-signal number one kasi tayo ngayon dito sa NCR. Kung alam ko hanggang ngayon ay may signal pa rin. Pero hopefully hanggang bukas o hanggang sa Sabado ay umalis na sa Philippine Area of Responsibility itong ating bagyo dahil talaga namang dudulot ito ng baha. Mm. Bahang-baha sa ating ni Kuya Mon. Nakakapinsala. Yun. Kaya nga nangihinayang ang maraming kababayan natin partner doon sa
magandang beach na ginagawa dyan sa Rojas Boulevard eh. Yung supposed to be white beach na naging itim na ulit. Actually, nakakatawa nga niyan, partner, yung napaka mahina pa nga yung bagyo eh. May mga nagsasabi ng mga eksperto, what if kunwari, bumagyo talaga na gusto? Kaya nga eh. Eh, tumataas ang tubig, tandaan po natin, may tendency yan na matabunan talaga ng tubig yan. O lumubog pala, sorry. Lumubog yan. Eh, paano pag lubog? So, pag humupa yung tubig, di balik na naman sa... Wow. Ayun lang. Medyo hindi yata. Wipe out. Parang inaanod, papasok, parang ganun yata. Hindi ko maintindihan. Pero nawawala unti-unti. Kita nyo naman eh, sa mga videos sa atin, nangitim na. Natabunan lang yun. Umiibabaw yung kulay itim na buhangin. Pero si Dolomite nandyan lang. Hindi, nakakatawa kasi yan. Parang unti-unti yata napapalitan na ng buhangin doon sa ilalim eh. kaya ka sabi na, ano yung mangyayari ngayon dyan? O, eh, kaya nga tayo, na yung... kapit lang, Dolomite, kapit! Oo, oh, marami. Huwag kang ano rin. Lumaban ka. Lumaban nga dahil maraming mga mata, Dolomite. Pag nawala yan, problema. Panibagong diskusyon na naman yan. Oo, nag-inspect na nga ang DNR partner. Nagpunta dun sa tabing dagat dyan sa Mayros Bolivar. Chinek nila kasama ang Supreme Court yata para i-check nga itong pagpapaganda na ginawa dyan. Eh yun nga, medyo nabawasan na talaga yung Dolomite. Pero sabi nga ng DNR, andyan lang yun, natatabunan lang kasi ng mga itim-itim na buhangin. Eh, may mga eksperto. May mga eksperto, partner. Ano lang? Ano ko, putik? Yung putik na yun. Natabunan lang naman ang putik yan. Huwag kayong mag-alala. Babalik din yan. Hindi, may buhangin na kulay itim naman talaga sa dagat. Ah, di ba? Yung parang magnet na buhangin. Di ba may mga beach na kulay, ganun ng kulay? Sa Cavite, sa Puerto La Union, o parang may ganun. Ayan. So, good luck sa mga Dolomite. Sana ay manatili kayo riyan. Huwag kayo mawawala dahil di pa ako nakakarating, di pa ako nakapagpa-picture dyan. Di ba natin nabibisita? Naisip ko kayo mga Dolomite fans. Dolomite, kapit lang ha. Naniniwala kami si Dolomite fan. May fans club yun. Kaya nga, kapit laban lang. Kapit laban lang. Panibago na namang usapin yan, partner. Siyempre, pag yan eh, sumablay na naman. Eh, sigurado, panibago na namang usapin niya tungkol sa budget, tungkol sa ganito, sayang ganyan. Kaya yun. Anyway, sige, mag-iingat po kayo mga kaibigan. Magdala ho kayo ng panangga sa ulan ha. Yung, especially yung mga nakamotorsiklo. Parang pag nakakita ko nakamotorsiklo eh, parang ang hirap sa kalagay nila pagkagantong tagbagyo, tagulan. Nababasa sila. Kaya importante ho yung raincoat, yung kapote. Importante ho na may mga kapote tayo, payong, mag-jacket. Uso ho ngayon ang sipon at ubo. O, alagaan ho natin ang ating mga kalusugan, ang ating mga sarili. Baka yung sipon at ubo mo eh, mapapunta pa sa kung saan. Eh, delikado, sabi nga nila. Delikado. Alright, sige partner, mag-break lang tayo, quickie lang. Quickie na break. Quickie break lang po at quickie break, tapos magbalik ko natin, tatalakayin na ho natin yung ating mga sumpong. Pwede ho kayong mag-text ha, mag-chat sa aming Facebook. Kung meron kayong mga gustong batiin, i-announce, or i-commento para lalating mapaganda yung ating programa, open po kami dyan at babasahin po namin ni Partner Bon. Ang aking number po ay 0998-792-6304. At ang akin naman partner. Number, ay,
Ito, meron pala tayo sa facebook.com DZRJ810AM at ang Facebook Isumbong Mo kay Tulfo official page. I-type nyo lang po. Hindi po isumbong kay Rapi Tulfo, ha. Hindi po kami yun. Ayan. Lumalabas po kasi lagi yun, eh. Ayan. At mapapanood tayo sa Sky Cable Channel. Ayan. Sky Cable Channel 224 at Digital TV Plus Boxes Channel 25. Ang isa pa lang, yan pala, i-announce ko na aking smart hotline number 0968-228-2773. Ulitin ko, masyadong mabilis. 0968-228-2773. Ayan po. Yun. Ako po ang sasagot talaga dyan. Ayan. Ayan. May tag-isa-isa ko kasi kami ng hotline eh. Yung kay Desa ay 0998-792-7179. Memorize ko. Yung kay Angel Viola, hindi ko masyado memorize. Itatype ni Viola later para basahin natin. Ah! Alright, sige partner. Oo. At sa radio po, sa radio, sa AM station po, 810 sa inyong palapihitan o palapindutan. Hanapin niyo lang po kami dyan. Radio Bandido. Alright. Sa YouTube, meron pala tayo sa YouTube, RJ News PH at Radio Bandido. RJ News PH at saka Radio Bandido sa YouTube. Ayun. Sige, magbabalik ko kami eh. Ang oras muna natin ay alas 3:25. Babalik kami makalipas ang ilang paalala. Pagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang bumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, pagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang bumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa na buong mga krimen at anumalya ay lahat. Walang witness lahat na super, never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan. Nawala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Oh, Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambing. Oh, Tulfo! Pagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, pagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. What's that? This is us at home. We played all day and swam with the shark. But the best part is this. Dad! So much to do. So much more to life. SMDC. This is us at home. We played all day and swam with the shark. But the best part is this. Dad! So much to do. So much more to life. SMDC. Thank you.
that? This is us at home. We played all day and swam with the shark. But the best part is this. So much to do. So much more to life. SMDC. Baby, I'm home. Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy, and happy. Listo ganado sa NutriChunks. What's that? This is us at home. We played all day and swam with the shark. But the best part is this. So much to do. So much more to life. SMDC. Yun! Oh, yun po yung video, yung yata yung nahandugan natin, partner, ng ano, yung mga ginamit dun sa isang school yun na nag-donate tayo ng mga gamit para dun sa pagpiprint ng kanilang modules. Yun. Somewhere dyan sa Bulacan. Ayun yung video. Anyway, partner, nagbabalik na tayo sa ating programa after ng mga video na naipakita natin. Pero bago yan, meron ka munang paalala, partner. Ah, paalala eh. Actually, ito ay lahat. Kukuha na akin paalala. Eh, ito muna. Break muna tayo dyan sa ano ito. Sige, sige. Meron daw teacher. Ayan. Nami-miss ko tuloy siya. Tama-tama. Ayan, tama-tama, oo. Ayan. Sabi nung teacher, recitation daw, recitation. Ayan. So, tungkol ito sa natural calamities. At kung ano ang dapat gawin pag may calamities. Ngayon, napunta kay Pedro ang lindol. Okay, Pedro, tayo. Yes, ma'am. O ano ang dapat gawin pag lumilindol? Tinanong ngayon siya. Sabi niya, ni Pedro, ma'am, buksan po yung ilaw. Sabi ng teacher, buksan mo ilaw. Eh, paano ka naman masasalba niyan kung bubuksan mo yung ilaw? Pero pag sinisindi ako po yung ilaw, tumitigil yung lindol. Pampatigil pala kaya niya bubuksan. May ibang lindol, sabihan, partner. May ibang lindol. Man-made yan. Man-made lindol. Ayan, anyway. Sige, yung paalala mo. Pag-inis na ito. Okay, alam niyo ba, bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente. Ayan, dahil, aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o kahit na anumang istruktura na malapit sa linya o tore ng kuryente ay mahigpit pong ipinagbabawal. Maikaw ko lang parusa ang paglabag po dito. Ang pagkakakulong ng hanggang 12 taon at kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. NGCP. Thank you. Thank you so much. Anyway, partner, meron lang tayo, bago tayo magpatuloy doon sa mga sumbong, meron tayo papakitang video. Ito yung pinadala sa Facebook ba natin yan, galing? Yes, pinadala sa Facebook natin yan. Yes, oh. Oh, so tingnan mo ninyo kung gaano kaabusado yung mama. Ano dito to, sa video na ito. Barangay Captain? Base dun sa partner. Base dun sa parang impormasyon na nakalap ko, parang sinasabi na parang barangay captain yata ito sa Davao. Yun. Nagulat nga ako eh. Akala ko na simpleng argumento lang. Aba, medyo hindi. May twist doon sa simpleng argumento nyo. Panoorin nyo po. Sige nga po, panoorin natin. Tingnan natin. Putang ina! Ano tayo lang, guta? Ano ka? Ganyan!
Yun. Parang ano, parang may meeting sa isang barangay yan, partner, dapat eh. Nakita ko yan yes. kanina, marang may meeting sila. May nagkainitan lang. Kalain mo si yung matanda, yung kung siya yung barangay chairman, may baril pala. May baril siya. Nag-meeting, bawal yun. Bawal nga eh. Tapos, talagang binunot niya. Hindi ko alam kung sinong kaamay niya doon. Oh, oh, pinadala sa amin yung video na yan na gabi. At natanggap ko. Ngunit, yan, nananawagan kami kung sino man na may hawak ng video na to. Ay pumunta po sana sa aming himpilan upang ipaniwanag kung ano to. Kasi natatakot yung nagmadala. Hindi ko na makontak eh. Tinatanong ko sa kanya kung anong detalye. Basta parang ang lumalabas lang. Na nakita ko doon sa ano niya doon sa kanyang panawagan issue niya barangay captain daw na naglabas ng baril. Tapos tinatawagan ko siya, tinetext, mini-message, well, mini-message, hindi ko na siya matawagan, partner. Hindi ko na siya sana ay napapanood ito ng mga taga DILG o ng mga taga Sangguniang panglungsod, panglalawigan yeah. para makita nila kung sino yung mamang nanutok ng baril na yan at para ma-imbisigahan ang mabuti. O ano ba talaga pinag-ugatan? Itang ulo, masyadong lagi nagkakapisig yung tatay eh. Medyo. Actually, ang gagawin po natin. Ang tabayanan nyo po sa, ano, sa Facebook page natin, partner, i-share ko po yan. At at the same time, mananawagan ako. Actually, ayoko nang sabihin kung sino nag-send kasi mukhang natatakot na siya eh. So kung sino man talagang original na may hawak ng video o kung sino man ang talaga nagpadala niyan, eh maaari lang po sana makipagtulungan po sa amin upang ma-cover namin kung anong pwede natin maimbisigan kung ano talaga nangyari dito sa nangyari na to. Yes. Yes. At saka yung ayun, yung agrabyado, yung tinutukan baka gusto mag-complain, di ba? Yung isa pa yun, yung nagmumurang babae, di ko alam po yung nagmumurang babae ba o... Kasi walang complainant eh. Pinadala lang yung video eh. Pinakita lang tayo nga. Of course, meron two sides the story yan. Baka mamaya eh... Alaman natin. Baka naman talagang may matinding ikinagalit itong si chairman. Pero ganun pa man, dapat hindi siya naglabas ng barel. Tama diba? Po. Yes. Opo. Sige. Tama. Okay, dadako tayo dito sa unang sumbuho natin. Ito yung reklamo ng dalawang security guard. Sila ay nakabantay sa isang bangko partner dyan sa Laguna at ang nirereklamo nila yung kanilang agency ng pangalan ay Grand Meritus Security Agency. Grand Meritus. Ayun. Okay yan. Akalain mo ang sabi nila ay ilang cut-off na raw o ilang sweldo na ang lumipas. Hindi pa rin daw sila nakakatanggap ng sweldo. Ay, nako. Puro na lang daw nilagang saging ang kanilang kinakain dahil wala na daw silang perang pambili ng pagkain. Kaya ho, nagdesisyon na sila ng utang pa ng pangkasulina partner para doon sa motorsiklo para makarating sila dito sa atin makahingi ng tulong. Okay naman, gayon lang. Pakinggan ho natin, panoorin at pakinggan ho natin ang sumbong ng guard na si Jehu at si Romnick. Narito po. Kung meron po ano yung tinatawag na hazard pay simula po nung lockdown, kung meron man po kami nun, gusto rin po namin sana makuha. Kasi nag-duty naman po kami nung lockdown eh, kahit medyo parcel-parcel lang ng sahod. Paano yung nalamang hindi kayo hinuhulugan? Mag-loan po sana kami ng calamity loan eh, wala pong hulog yung ano kayo. Nag-verify kayo? Po. Lahat yung tatlong ano na yun? Okay. Bali, 5K lang pong natutuos namin kasi ma'am, hinalo po sa sweldo namin. Sa pagkakaalam nyo, magkano ba dapat ang 13-month pay nyo? Ang alam po namin, magbase po sa isang buwan na sahod. At magkano ba ang sahod nyo? Ang tutusin po ma'am, ang sinasahod namin sa isang buwan. Bali, sabi na natin 17,000 po. Tapos, sabi niyo pa dito, delayed yung sweldo? Buwan kalahati na po, magdadalawa na po. Kinukuha yung mga pangailangan? Minsan po, tubig, tulog na lang. Nakasanla na po. Cellphone. Puro utang na po kami doon, ma'am. Yung puro utang na daw sila, partner. Sinanla pa yung cellphone. Para lang may pangkain sila. Ilang cut-off na walang sweldo. Tapos, sinasabi pa rito, maliban pala sa sweldo, wala pang hulog yung mga benefits nila. Isa yan sa kumpanin. Ito pala, magko-comment lang ako, partner.
Yung mga kumpanya diyan na mahilig na hindi magano, maghulog ng SSS billet, yan po ay may criminal liability. Pwede po kayong sampahan ng kasong kriminal. Baka hindi nila alam 'yun. Kasi sila, opo, yung problema partner, hindi yata nila alam eh. Alam ba nila 'yan? Ang hindi nila alam, criminal na ano 'yan, ha? Na, na pwede sampahan ng kasong kriminal. Yes. At maliban doon sa benefits partner, aba eh, magpapalusot pa daw itong agency dahil yung 13-month pay daw nila, di ba dapat ang 13-month pay, isang buwang sweldo yan, ang katumbas. Ang ginagawa daw sa kanila eh, 5,000 pesos lang ang binibigay na 13-month pay nila. Eh, ang sweldo nila partner ay 17,000 pesos per month. Eh, hindi binibigay sa kanila yung nararapat, yung tama. Kaya sila ho ay talagang nagreklamo na. Kaya narito pa ho, pakinggan pa rin ho natin ang pagkapatuloy ng kanilang sumbo. Sabi, wala pang koleksyon next week. Hanggang sa dumating ng ganyan na po. Next week, puro next week. Kinilas namin doon ay puro butas na eh. Kinapalis namin sa bahay na inupa namin. Gawa ng tambak na po yung bills namin. Tapos hindi kami nakakabayad ng bahay. Sa anong gusto niyo mangyari ngayon? Ma'am, sana makuha namin yung sahod na may panggas. Ma'am, kasi hindi na pa makakabalik doon sa bahay pag di po kami makabayad niyo. Wala po kami huwin. Kawawa po pamilya namin. Panggas po ay inutang. May mga asawa na kayo? Ayun po, ma'am. May anak po kami nagbigatas. Inutang lang po namin yung panggas eh. 200 eh. Punta din. Ano po, yung ano po nung nakaraang po na buwan, ay nung nakaraang po na week. Wala po kami doon na utangan sa tindahan. Taga na lang po kami ng saging ng alas 12 ng gabi. May masahe lang po. Yung tinan mo, ano daw, nagtinda ng saging para lang, at saka nagsala, nagbenta para lang may pamasahe sila o panglagay ng gasolina doon sa motorsiklo. Biro mo, actually, partner, ang nakakalungkot, ang isa pa nakakalungkot dito, if I may, ano, itong mga taon to, hindi na nga nabayaran. Siyempre, magfa-file ng kaso, tutulungan natin, etc. Yes, et yes. At magdadrag. Ibig sabihin, yung magdadrag, matagal siyang, ano, matagal siyang mababibigyan ng pansin. Gawa ng napakaraming sa NLRC at DOLE, napakatambak-tambak. Maraming kaso, correct. Maraming kaso, babalik na naman dito, kawawa si... By the time na nakuha na nila yung pay nila, malaking kaltas na. Hindi lang sa pera, kundi yung pati yung pagod. Gastos, yes. Gastos, syempre kakain ka and everything. Ayun. Kaya nga itong dalawang security guard natin, alam mo ba, partner, pinapalayas na rin dun sa kwartong inuupahan nila. Kasi ilang buwan na silang hindi rin nakakabayad. Right. Kaya, saan sila kukuha ng pambayad? Alangan sweldo. Yan ho ang naging dinulog nila sa atin. Kaya tayo ho ay bilang aksyon, nakipag-ugnayan ho tayo dito sa Grand Meritus Security Agency. Kaya pinaalam natin sa kanila na dapat hindi ganun yung sistema. Dapat tayo binabayaran ng tama sa oras ang pagbabayad sa mga security guard. Kasi kadalasan yan, parte idadahilan sa'yo, hindi kasi nagbabayad yung client. Kaya hindi na problema ng security guard yon. Dapat yun, may pang abono, may pondo, may revolving fund para hindi na napuputol yung pagpapasahod dun sa mga empleyado, dun sa mga security guard nila. Kaya naman, ito at nakausap natin yung tauhan o isang official dyan sa security agency, yung sa Grand Meritus, nakausap natin si Mr. Roderick Conlu. Narito po ang kanya naging responde o sagot dito sa ating complaint dito sa mga security guard nila. Narito po. Okay, ma'am, may nasagot po lang po dyan. Ngayong araw kasi, alam ko, magpapasahod sila ng buo dahil may problema po sa PDIC. Ibibigay na po, pang-apat na payroll dapat ngayong October 25. Oo, ma'am, magpapasahod sila ngayon ng buo yata. Kasi nakasingil na sila kapon. Alam nila yan, kahit tinawagan nila yung PDIC. Meron. Ilang payroll po yung matatanggap nila? Ang alam ko, ma'am, parang isang buwan yata eh, muna eh. Ang natingil lang namin kahapon, nasa 2.5.
Pero po, pa't sabi ng PDIC, tumawag kami sa kanila, updated naman daw sila sa pagbabayad. Kaya hindi nila maintindihan ba't hindi pinapasweldo yung mga gwardiya. Pero halimbawa, let's say delay. Pero dapat di ba may pang-abono, may revolving fund ang mga agency para hindi magutom tong mga to. Nung nag-lockdown kasi po, inabunuan ng opisina. So, siyempre, naubusan din siguro sila sa halaga paluwal. Lockdown na naman, partner, yung dahilan. Pandemya. Lockdown, pandemya. Actually, partner, sa totoo lang, may mga pumapasok dito. 2018 pa, hindi nagbabagad. 2019. Ngayon, natsambahan nyo lang na pandemya. Pati kayo na pandemya. Yung iba dyan, na matagal tatlong taon na talagang di nagbabagad. gasgas na yung dahilan na yun, ano? Grabing pandemya. Sana naman, pag dumating yung panahon wala ng pandemya, hindi na gamiting dahilan yan. Hindi, ang mayayari yan, namatay na yung amo namin eh. Guman, wala na kang pandemya, patay naman yung amo namin. Okay. Talaga lusotin. Okay. Ayan, so finalo up natin yan, partner, at ang resulta nga, kasi nag-text tayo dito sa dalawang gwardiya natin, o sila yung nag-text sa atin. At binalitaan nga tayo, ito yung babasahin ko talaga yung text ni Romnick. Sabi niya, good morning, ma'am. Si Romnick Dula po ito. Maraming salamat po sa inyong programa. Dahil sa wakas, napasahura na ho kami. Dalawang cut-off po ang ibinigay nila sa amin. Ayun. So, ibig sabihin, partner, napasweldo na sila pero may kulang pa rin. Hindi bali kahit pa paano naman ni may natanggap. Yung iba dyan talaga, wala natanggap eh. Ganun pa man, nagpapasalamat po kami dahil kahit pa paano ay meron na kaming perang budget na pambili ng pagkain at pambayad ng upa. Sana po yung mga susunod na sir maibigay rin on time. Ayan, so utang na lang nila partner ng agency sa kanila, dalawang cut-off na lang. Magiging updated na mahahabol. Mahahabol ng agency. Yung kanilang sweldo. Kaya maraming salamat po sa isang bumukay tool po, sabi ni Romnick. Hindi pa daw sila nagpa-tool po, baka hanggang ngayon hindi pa daw sila makakasweldo. Makakasweldo. Baka nga. Ayan. Sige, thank you rin ha sa Emeritus, Grad Meritus Security Agency. Sana sa ulitin, iayos nyo na yung sistema. On time ang pagpapasweldo, bayaran yung kanilang mga benepisyo para walang reklamo ang inyong mga gwardiya. Okay, dito tayo sa OFW. Yes. So, may sikit ko lang to, partner. Ito na nakalkal na namin ni Maring Zald. Itong ano yung tungkol doon sa video na ipopost ko mamaya. Ay, nanutok ng baril. Nagpadala pala natin yan, si Elvis Padilla. Ayun. So, baliktad pala. Sorry, kaya ko pinasok na to dahil panunutok ng baril at pagsuntok ng isang kapitan sa barangay ng Magupising Braulio E. Duhali, Davao del Norte. Yan ang probinsya. Ang inireklamo si Fidel Davo. Ayun. Yung pala yung tao na nasa video. Ayan. So, abangan nyo bukas at susubukan kong paunlakan siya ngayon after the program. Tanungin natin kung ano talaga ang kabuuan na nangyari at abangan nyo bukas kung ano ang magiging development dito sa itong viral video na to or magiging viral pa lang. Ayan. Yes. So, kaya maisumbong nyo. Papanagutin natin si Chairman sa naging actuation niya. Sige. Okay, dito tayo sa OFW case natin. Noong nakaraang araw naman ay dumulog sa ating himpilan si Jefferson Batara para ihingi ng tulong, partner, yung kanyang ate o yung kanyang kapatid na nasa Jeddah. Mm-hmm. Aba, overstay na daw doon itong si Suzette Soler Lingat. Siya ho ay mahigit 3 taon na, 3 years and 1 month na diyan sa Jeddah. Dapat 2 years pa lang tapos na yung kontrata niya. Dapat naka-uwi na muna yan. Kung okay. Mag-re-renew, pwede naman kung gustuhin niya. Pero dapat pa-uwiin na muna.
Eh, ayaw na daw magstay pa nitong si Suzette dahil daw partner, eh, walo ang amo niya. Pinagpapalit-palitan siya. Alam yung pahiram, gano'n. Pagkatapos siya sa totoong amo niya, lipat naman sa iba. Kung baga pa ang pinagkakitaan. Slave, partner, slave. Literal, in the literal sense. So. Literal, oo. Sige nga, pakinggan ho natin ang sumbong at hinaing ni Jefferson. Narito po. Gusto na talaga niya umuwi mo, eh. Dahil? Dahil kung tutusin niya ito, yung naano na doon yung katawan niya sa sobrang pagod pa. Nanginginig na siya. Kakasakit din naman daw nila ipapagamot. Saan na lang niya ang ginagamot yung sarili niya. Kasi minsan, pag yung natapos niya sa trabaho niya, dun sa panakawan niya, minsan, nihiram daw ng mga kapatid ng amo niya, ganyan, pagkatrabaho sa ibang... Pero ang sweldo niya, katumbas ay? Ganun pa rin po. Isa lang, sahod katumbas ang sweldo niya. Isa lang po. Pero pinapasweldo naman siya. Pinapasweldo naman mo. Eh, naman minsan, siyempre sa sobrang pagod niya katano, minsan nasisigawan na siya katano, dahil wala na siyang pahinga eh. Minsan na lang, pahingan na lang niya sa akin. Yung pag tumatawag na, umiiyak pa na. Nagtulungan ko siya. Kaya lang mo siya huling nakausap? Kagabilang po. Kasi sabi niya, kung may tatawag na tito na ibig sabihin nun, pag di na kita na-contact, kukulin na rin ng amo ko yung cellphone ko sa inyo. Sinasaktan ba siya? Minsan daw, sinasaktan. Pero pag kamusta naman ang mga pagkain niya, ayos naman ba daw? Ayos naman daw po. Biro mo, partner, pinapahiram siya. Walo ang pinagsisilbihan niyang pamilya. Wala ang pahinga yun. Diba? Saka kawawa naman yun. Pagod na pagod to. Literal na hayot kalabaw. Wala naman siguro sa ano yan, kontrata yan. Labag na sa... Wala. Sa labag kontrata na, partner, alo, isa lang ang employer mo dyan. Ginawa naman sobra naman ka. Ay, nako. Diba? Tapos ang sweldo niya, katumbas ay isa lang. Di dapat, sige, times 8 din dapat ang sweldo niya. Kung walo yung dapat, amo niya. Diba? Mm-hmm. Yung problema, partner, mukhang hindi ganun yung nangyari. Kawawa sige. Naman. Ay, kaya nagkakasakit na ho daw itong si Suzette sa sobrang pagod. Kaya ho dumadaing na ito dito sa kanyang mga pamilya na sa Maynila. At nagagawa nga ho ng paraan na siya ay matulungang mapauwi na sa lalong madaling panahon. At napag-alaman natin, partner, ang nagpadala sa kanya dyan sa Jeddah ay itong Injaz Al-Kawadirman Power Agency. Kaya tinawagan natin yung Injaz na yan. At may nakausap ko para dito sa tulong na hinihingi natin para kay Suzette. Narito po, pakinggan mo natin. Ma'am, ganito po. Regarding po sa kanya, ma'am, nakausap na po namin na doon sa agency po doon. So, this week, next week po, by schedule kasi po yan, ma'am, kailangan po next week na tatawagin muna siya papunta ng pulo. Tapos, pagdating po doon, i-schedule ulit, ma'am, yung pagbalik niya dito sa Pilipinas, ma'am. So, pauwi na siya? Yes, ma'am. Ang magpapauwi sa kanya ang Polo o kayo, Injaz? Sa agency po, ma'am. May contact po ang agency sa Pulo. Yes, ma'am. Nasa employer pa po siya. Doon po siya ihahatid sa Pulo, ma'am. So, para to, nakipag-communicate na kayo doon sa employer niya na ihahatid siya sa Polo? Yes po, yes po. Mga next week po. Kasi may schedule po yan, ma'am eh. So, mga basta itong October, makaka-uwi siya? Yes po, ma'am. Yun, partner. Kung ihahatid siya ng employer pati sa Polo, then pagdating niya sa Polo, ipaproseso yung papeles siya para mapauwi na itong si Suzette. So hopefully, bago matapos itong October, ay makauwi na sa bansa itong si Ate Suzette. Kaya naman, agad natin ibinalita yan dun sa kanyang pamilya, dito sa kanyang kapatid na si Jefferson. Narito po ang reaction ni Jefferson. Yes, ma'am. Oh, si Alin to yung sa Tulfo. Ah, yes, ma'am. Oh, ibabalita ko lang sa'yo, basta itong October, makakauwi na yung kapatid mo. Ah, next week, dadalhin na siya sa Polo. Tapos, pagdating sa Polo, ayusin na yung mga papeles niya.
para mapauwi na siya. Sorry, ma'am. Thank you. Oo, basta anytime this yung October. Basta ito October na ito, makakauwi na siya, ha? Antayin okay, nyo ma'am. Lang. Thank you po. Tapos tatawag sa'yo. May tatawag sa'yo yung tag-agency, ha? Ayos, ma'am. Thank you very much, ma. Okay, sige, bye-bye. Okay, ma'am. Okay po. Yan, si Kuya Jeffrey. Hey. Hindi ko malaman kung aga-aga ilasing o inaantok. Ayan. So, masaya naman. I guess masaya naman siya sa good news natin dinala sa kanya. Masaya. Sa pang OFW, sa OMA naman ito, partner. Ito naman ay siyempre gusto na rin umuwi si Robilin Advincula naman. Overstay na rin daw ito dyan sa Oman. At Robilin? O Robilin Advincula. Ang pangalan pa na asawa ko yan. Aganan. Oo, sabi daw ay sinasaktan daw ng may-ari ng agency. Sabi ha, yan ang pagkakasumbong sa atin. Kaya ako, sabi, pinatinawagan natin si Robilin. Mamaya may video tayo niyan. Kasi nga humihingi ng saklolo ito. Dahil overstay na rin. Pero ayaw daw po uwi ng kanyang amo. Yan ang sabi. Ayan. Pakinggan po natin ang sumbong ng asawa ni Robilin. Tapos na po siya sa kontrata, ma'am. Eh, nung una pa lang, nung 3 months pa lang siya, ayaw niya na talaga dun sa employer niya. Dahil? Dahil kulang sa pagkain. Yung trabaho niya, sobra-sobra. Nagreklamo dun yung employer niya kasi may binayaran daw na ID. Ah, yung kaya ikama? Opo. Magkano raw? 500 real yun, ma'am. Magsasampa daw kaso ng yung ano niya kasi ayaw bayaran ng asawa ko. Tapos pagdating dun sa agency, kalating buwan na siya ngayon na nakatambay. Ngayon, lumabas po sila yung nag, ano ba ma'am, di-op ng kasama niya, tapos lumabas po sila. Nag-picture-picture. Ngayon po, may nakuna ng picture yung lalaki. Sa post ng lalaki, nakita dun sa agency na magkasama, pero may kasama silang babae dito sa gilid. Nagalit yung may-ari ng agency, kaya kinuha sa doon, dinala sa bahay nila at sinaknan siya. Yun yung sumbong ni Robilin din sa kanyang asawa. Sinaktan daw ng employer kasi nag-let kasi nakita daw may lalaking kasama doon sa picture, parang gano'n. Eh, sa kanila, bawal kasi yata yung may kasakasama kang lalaki na hindi mo naman kaano-ano dyan sa woman. Kaya naman, tinawagan na para makumpirma natin yan, partner, tinawagan natin si Robilin via video call. Habang naririto yung kanyang asawa, kinausap natin itong si Robilin. Narito po ang version ni Robilin. Kaya, tapos na po yung kontrata ko noong July 2020. Ngayon po, yung amo ko, inirenew po yung bagong kontrata ko. Hindi ko po alam. Ngayon, sinisingil po ako ng amo ko ng 500 riyal. Halagang 60,000 po sa atin. Ngayon, nag-stop working po ako ng 10 days. Nagkulong ako sa rooftop. Walang pagkain. Sobrang init. Ngayon, in-rescue ako ng embassy dito. Nag-usap kami doon na embassy yung amo ko, tsaka ako. Tapos nag-decide po yung embassy. Nahihapit ako sa agency. Pagdating ko sa agency, yung pinipilit nila ako magtrabaho sa bagong amo, eh ayaw ko na po, gusto ko na umuwi. Kasi po, natatakot na po kasi ako dito. Kung ano, tatapapila ako ng bagong amo. Kasi sabi po ng agency, mas na, inanapan po nila ako ng bagong amo. Kung ano man po mangyari sa akin doon, hindi po ni-rescue. Yung agent ko po kaya po tumulong, pero yung may-ari ng agency, siya po yung naghahanap sa akin ng bagong amo. Yun, umiiyak si, obviously, umiiyak si Robilin partner dun sa paghingi yan ng tulong sa atin. Kasi nga daw eh, nasa pukyata nung may-ari ng agency. Nasa agency na kasi siya eh. Wala na siya dun sa employer niya. Okay. Dahil nga dun sa sinasabing picture-picture na yan, nasa pukyata siya.
Ayan, takot-takot. Umakyat siya daw sa may rooftop para magtago. Kaya sitwasyon noon. Kaya binerify natin yan, partner. Tayo ay nakipag-ugnayan doon sa kanilang, sa kanyang agency. At inalam natin kung ano ba talaga yung totoong nangyayari. Nakausap natin yung taga Ash Manpower International Services, si Miss Maria Victoria Ruiz. Narito naman yung kanyang naging version sa sumbong. Eh gusto niya, umuwi na lang siya. Eh kaya na pinit na pinababayaran ng employer niya yung pagkakarinyo ng ikama niya. Hindi ko rin po kasi alam talaga kung ano ang totoo. Kasi nung sinabi ko na nung ayaw siyang dalhin ang opisina, pinag-stop work ko na po siya. Sasabi ko mag-stop work ka na. Actually po, ano siya eh, parang direct hard siya, parang ganon. Dahil nga po sa hindi siya makapunta doon without agency dito, kami yung pinakiusapan nilang mag-facilitate sa kanya. Ganon okay. Pa man, sabi ko, dahil ako nag-facilitate sa'yo, naasikatuhin kita. Yes. So, pinag-stop work ko po siya hanggang kinakausap namin ng sponsor, ayaw talaga siyang ibalik sa opisina. So sabi ko, magpunta kayo ng embassy. Ngayon po, pagpunta doon sa embassy, hindi ko po alam na mayroon pala silang problema ng amo about doon sa pagsasayaw niya sa TikTok na sinama niya yung alaga niya. Ma'am, violation po sa kanila yan. Hindi binabanggit po yan sa PIDO, sa OWA. Yun, partner, may violation. Itong si Rubilin. Palain mo nag-TikTok. TikTok, sinama pa yung anak ng amo niya. Ibawal yun sa kanila. Pwede. Oo, kaya nagalit. Nakakasuhan nga actually daw eh. Kakasuhan ng inang employer itong si Rubilin. Pero nakikipag-ugnayan yung agency na wag na lang. Nakikiusap, wag na lang. Pauwiin na lang itong si Rubilin. Kaya lang kailangan bayaran yata yung na-renew na ano na ikama. So pinapa-refund ng employer. So ginagawa ng paraan yan, partner. Eh yung hindi lang talaga na isumbong sa atin lahat ni Robilin yung buong kwento. May ganun pa lang pangyayari, may TikTok, may picture ng lalaki, may mga ganun pa na bawal doon sa kanila doon sa Oman yung pangyayari na yan. So, at this point, sabi ng agency partner, hihilutin pa rin nila si employer na pauwi na huwag ng kasuhan. So, hopefully ay pagbigyan sila nitong employer na hindi na mag-file ng kaso. So, waiting tayo dyan. Nakabitin tayo kasi nga parang gusto talaga mag-file kasi parang feeling nung nanay na abuso yung anak niya. Abuso na video, kasama sa video. So ayan, so magpa-follow up daw tayo, i-update daw tayo ng agency partner kung ano na pagkasunduan nila ni employer. Kung uuwi na lang or kakasuhan itong si Robilin doon. So i-update natin yung pamilya at syempre yung mga listeners natin kung ano magiging resulta dito sa case na ito. Yan! So paano ba yan, partner? Tapos na oras natin, makapag-overtime na naman tayo. Yeah. Oh, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa amin sa araw na ito. Bukas mo ulit ha, isumbong mo kay Tulfo. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po si Bon Tulfo ang nagsasabi, ang tunay na pagbabago ay nanggagaling sa ating mga sarili. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kaya Pinoy, mabuhay ka! Nagpagtanggol ng nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi.